Sa pagkikita nila US President Joe Biden at Philippine President Bongbong Marcos sa Washington DC nitong Mayo lamang, naging matagumpay ang pagpupulong sa pagitan ng magkabilang panig dahil maliban sa $1.3 billion na investment na nakuha ng Pilipinas o katumbas ng halagang 72 billion pesos, ay nakakuha pa ng mga donasyong defense assets ang bansa mula sa Amerika. Ilan sa mga ito ay ang dalawang Island-class patrol vessels, dalawang Protector-class patrol vessels, at ang pinakamagandang donasyon dito ay ang tatlong C-130 Hercules military transport aircraft. Ngunit alam naman ang karamihan na kulang pa rin ito upang makamit ng bansa ang tinatawag na minimum defense capability, at maraming mga Pinoy ang umaasa na mas dadamihan pa ng Estados Unidos ang kanilang donasyong armas kapalit ng pagtatayo ng kanilang military facility sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ay nagsasagawa na ng tanong ang Philippine government at US government kung paano mas palalakasin ang kapabilidad ng ating hukbong sendatahan, at nangako ang Amerika na magbibigay pa sila ng mas maraming armas sa Pilipinas. Inihahanda na umano nila sa ngayon ang tinatawag na US Military Financing Program, na kung saan isang programa ng Estados Unidos na tumutulong sa mga kaalyadong bansa katulad na lang ng Pilipinas pagdating sa pinansyal upang makabili ng armas kahit nakulang sa pondo, at ang Amerika na ang sasagot sa natitirang hindi kayang bayaran ng bansa. Isang halimbawa na lang nito ay ang pagkuha ng Philippine Air Force noon ng dalawang C-130 military transport aircraft, ngunit ang kanilang budget na inilaan ay kasya lamang para sa isang aircraft, kaya sinagot na ng Estados Unidos ang bayarin para sa pangalawang aircraft. Inaasahan din na ito na ang mangyayari sa pagbili ng mga F-16 multi-role fighters para sa ating Air Force, dahil gagawan din ang paraan ng US government upang kayanin ng ating bansa ang nasa 120 billion pesos na presyo ng 12 fighter jets upang may sakatuparan na ang matagal na pangarap ng ating hukbong sendatahan. Matatandaan din na sa pamamagitan ng US Military Financing Program, nagbigay ang Estados Unidos ng nasa $100 million na tulong pinansyal upang matuloy na ng Pilipinas ang pagbili sa mga Chinook helicopters, at ang tanging hinihintay na lang ay magkaroon na ng Secretary of National Defense ang Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, Undersecretary lamang si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Department of National Defense, kaya hindi ito pwedeng pumirma at mag-aproba ng mga proyekto sa modernization program, kaya medyo nagiging mabagal ang pag-usad ng modernisasyon sa ngayon. Maliban sa US Military Financing Program, mayroon ding tinatawag na Excess Defense Articles na kung saan ang mga sobrang kagamitan ng US military, katulad na lang ng Cyclone-class patrol vessels na nakatakdang dumating ngayong taon at nasa daang-daang M113 Armored Personnel Carrier na kanilang binigay noon, nagamit noong kasagsagan ng giyera sa Marawi. Ngunit sa ngayon, humihiling ang hukbong sendatahan ng mas highly sophisticated na mga defense equipment mula sa Estados Unidos, katulad na lang ng mga attack aircraft, fighter jets, mga malalaking patrol vessels upang tapatan ang mga barko ng China, na patuloy na nang haharas sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Nagsabi din naman mismo si President Joe Biden na sabihin lang ng Pilipinas kung ano ang kailangan nito, at gagawin nila ang lahat upang mamodernisa ang hukbong sendatahan upang madepensahan ito ang sarili sa kahit anumang pag-atake. Sa ngayon, naghihintay na lang tayo sa pag-umpisa ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program sa susunod na buwan, at dito na malalaman kung ano-ano ang mga proyekto at kung magkano ang ilalaang pondo ng gobyerno para sa hukbong sendatahan, at umaasa tayong tutulong ang Estados Unidos pagdating sa pagpondo ng proyekto.